Pagkatapos nun, tiningnan ko talaga kung magkano yung revenue na nakailagay. So, ang nailagay na estimated revenue is napakaliit. 0.001. So, sabi ko, okay lang yun kasi observe ko pa lang naman yun. At saka isa pa, yung counting kasi nun after other day or after 2 days ata, di ba? So, hinayaan ko lang siya. So, nung 12 kasi ako nun nung 12 ako live. So, bali 3 hours yun. So, within 5 days, within 5 days, guys, na the same strategy ko, anong ginawa ko noong nag-live ako, yun pa rin ang ginawa ko sa kanya. Yung tinitingnan ko siya, nalabas-pasok ako, tinitingnan ko labas-pasok. Yung kinukuha ko lang yung ads, and then 3 minutes lang ako sa video ko. So, ibig sabihin, yung views ko is mababa. Kasi, syempre, wala. Bihira naman ang nag-views sa tag-3 oras ng ganyan, ano? So, wala rin viewers sa labas. Syempre, small YouTuber lang tayo, di ba? Bihirang-bihira yung nanonood sa atin. So, ginawa ko by within two account na ginagamit ko na hindi akin. So, nung gabi na yun ang ginpalitan ko. So, bali, yun ang sinasabi kong after 2 days natin malalaman yun. Hindi ka agad-agad. After noon, nakikita ko kung magkano yung kanyang income is only yun na nga sinasabi ko, yung nakalagay na estimated niya is 0.001. Yun lang. Tapos yung RPM niya is 0.1. Diba? Yun lang. And then, walang nakalagay na revenue. Wala talaga. Talagang wala rin nakalagay na mga gross revenue, wala si PM, impression, wala talaga yun. Wala talaga nung araw na yun. Pero naka 16% na impression ako para sa ad ko. So, bali, kumbaga, sa ad, kung may nanonood sana nun, matataas pa yung, yung RPM nun, matataas pa sana. Pero, hey, nagkakatok yung aking alaga. For dahil na wala namang nanonood, so, edi ganun lang. So, hinayaan ko lang siya. Sabi ko, talagang makikita ko tong estimated revenue ko after 2 days ata. Diba, delay tayo. So, ano nangyayari, guys? So, bali sa nangyari sa akin is, yun na nga, yung 0.1, yun lang yung nakalagay doon. And then, after magpa 5 days ngayon, gin-check ko sa ngayon. So, guys, so, napakaganda. Alam nyo ba, guys, na sa within 5 days ko today, so dapat mamaya gabi pa siya. Nandiyan na yung talaga nakikita ko na yung kita niya. Yung premium, yung YouTube premium ko ay kumita siya ng $0.03. And then yung transaction revenue ko is $0.082. And then yung aking estimated revenue, $0.85. So, malaki-laki din, di ba? Maipon din, di ba? So, estimated revenue ko yan, estimated revenue ko, $0.85. So, ibig sabihin, guys, pag mayroon tayong, halimbawa, pag mayroon tayong, isa pa pala, gin-check ko yung aking geography, kung sinong nanonood, bakit na malaki yung 0.85. Alam nyo, guys, napakahirap hanapin yun kasi alam nyo kung bakit. Yung pure ads naman lang naman kasi natin dito is 0.001 I-imagine mo 0.85. Malaki yun. I-compare mo sa 0.001 yung mga ads revenue natin, di ba? Ito, umabot siya ng $0.85. So, sabi ko, bakit kaya? Sino kaya ang nanonood nung video ko na yun sa live ko? Sino kaya ang nanonood? Alam nyo ba, guys, na napakaganda? Alam mo, ang nanonood ay ang what we call this, ang napakaganda. Yung nanonood, guys, is ganitong country. 48.3% ang Philippines. 48.3%. Diba? Good news, guys. Yung 14.9%
United States. Wow na wow, 'di ba? Kaya pala mataas yung aking estimated revenue sa isa, sa yun lang na video ko, dahil na ang nanonood pala sa akin, ang nakita ko is only United States and Philippines. So, ang 14% na US and ang 48% na United Philippines, so 40% yung other countries, yung individual countries. But napuruhan ako guys ng US at saka Philippines. Kasi totoo yun guys, nung ako yung nagla-live ako, yung isang nanonood sa akin, hindi subscriber pero taga US. Isa rin nanonood, subscriber siya pero Philippines. Yun talagang dalawa talaga na yun ang nagsustener after 3 hours na yun. Kasi kukunti lang naman yung pumasok, ilan-ilan lang naman sila eh. Wala pa nga siguro sila 7 piraso. Sa 3 oras ko na yun na pagla-live, yung particular na pumasok doon sa live ko na yun na within 3 hours, siguro mga 7 piraso lang. Oo, mga 7 piraso lang, pati liker, ganun. But mayroon akong, yun yung strategy na sinabi ko, mayroon akong manunood na yun ang pinanghawakan ko. Kasi siyempre may mga kilala din tayo sa US, diba? Oh. So, yung nanonood sa akin ganito yun, yung isang taga US ko, hindi ko subscriber. And then yung isang, what we call this, yung isa ko ay nakasub sa akin pero dito sa Philippines. Kag, siyempre, karamihan siguro na nanood sa akin yung mga kaibigan ko sa US, kag siyempre yung nanggaling dito na umuwi na ng US, siguro nanonood din sila. Kasi napakalaki, imagine mo, 14% ang United States, tapos 48% ang Philippines, tapos and the rest is individual countries, mga Hong Kong, may ganun din, pero pakunti-kunti. Pero just imagine na ang US ko is 14%, ay malaki yung US natin. That's why siguro na nakakuha ako ng 0.85 estimated revenue sa isang video ko na lang. Isang video ko yon, yung yun na nga yung aking what we call this, yung aking live stream. So ibig sabihin guys, kahit pala ko konti lang ang tao nanonood sa iyo, pag ikaw ay may nanonood at tinapos niya hanggang matapos ka at the end, na taga ibang country at mataas yung rate doon, mataas din pala yung income mo. Yun guys. Yun ang lumabas after ko na nag-live ako noon. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, strategy ko ito. Titingnan ko kung ano talaga yung kikitain ko. Napasalamat ako, may pumasok din doon sa live ko na yun, pero hindi naman ata nagtagal yun eh. Ay kasi mayroon nga isa lang yung WhatsApp na nanonood sa akin, may dalawa, parang ganun ang nagpirma minti. So nakikita ko, yun na nga siguro yung dalawa ko, yung isang US ko at saka yung isang Philippines ko na subscriber, pero yung US ko hindi subscriber. So hindi naman makuha agad kaagad ano, kasi may ano pa yan, may after delay yung araw, di ba? So, nung 12 yun, 12 ng gabi, 12, 13, 14, 15, 16. So, dalawang araw yung delay. Tama, di ba? So, dapat kahapon. Pero ngayon ko lang gin upload. Ngayon ko kinuhaan ng video. So, tama guys, yung sinabi ko na strategy na itong gagawin ko. Sana ito na yung mga pataas ng mga revenue natin. Kaya sa mga friend ko dyan, yung mga manunood ko dyan sa US, ML, hello, shout out kay ML, shout out kay Mama Aday Marilo, shout out sa inyo. Hello, Bing, shout out sa iyo. Sana naman nanonood ng aking mga video. Napakalaking tulong po 'yun sa akin. ML, puyatan mo yung aking yung mga videos diyan, kasi may bibilihin tayo. Tama ba 'yon? Kasi ganito, guys. Ang pangarap kasi karamihan natutupad, basta prosigihin mo lang. Kaya, hinihingi ko na sana matupad ko yung pangarap ko na makabili kami ng bagong ref. So, ML, shout out kay ML. ML, hello! Huwag mong kalimutan, bago ka matulog, magtingin ka naman ng YouTube ni ate dyan, ha? Ha? Okay? Salamat at maraming salamat. Talagang tama yung strategy na ginawa ko. So now, ngayong gabi, magla-live na naman ako, and then ganun pa rin yung gagawin ko.
ganun pa rin na estilo ang gagawin ko, mag-contact ako ng isang US ko, or kahit ilan man sila dyan, sana marami, para mas malaki yung revenue. So, ibig sabihin, kung gagawa tayo ng paraan para kumita, maraming paraan, hindi lang natin alam. Kaya, ako unti-unti kong tinutuklas para na malalaman ko at talagang makukuha natin ang nagkakarapat dapat man para sa YT. Ito talagang sisikap naman tayo eh. Nag-a-upload tayo. Ang hirap kaya mag-editing. Ang hirap kaya magkuha ng video. At minsan, ang hirap din pong mag-upload lalo pa pag kulang ka sa mga support. Diba? So, mga bagong YouTuber pa lang kasi tayo. Mga bago pa lang. Kaya, medyo ang hirap. Diba? So, dahil na gusto natin, o ako, gusto ko yung aking ginagawa ngayon. Kaya, pag-aaralan ko yung lahat na mga pwede mapag-aralan para kumita. So, first, okay na yung strategy na ginawa ko at tuloy-tuloy na mag-increase. Kaya hanggang sa matapos ko yung aking tinatawag na tax, napakahirap magtapos ng tax, diba? Pero I hope matapos ko na kasi kunti na lang. Naka $40 mahigit na ako, so diba $100 yung ating tax. So by this coming of June, ikakaltas na naman yan doon. So I hope nag-aantay pa rin ako. Hindi ako nag-give up kung ano man yung nangyayari sa channel ko hanggat hindi ako makatanggap ng first salary ko para mapatunayan ko kung ano ba talaga para kumita sa YouTube. Kung ano ba talaga yung dapat gawin, kung ano ba talaga ang mga dapat pag-aralan para kumita sa YouTube. Kasi yung iba o ako, hindi ko pa yan alam noon eh. So, pinag-iisipan ko. So, ginawa ko itong strategy na ito. So, nakikita ko sa isang video ko lang ay nagkaroon siya ng estimated revenue na 0.85. So, malaki na ho yun. I-compare mo sa mga the last ko na karamihan is 0.003, 0.0, mga ganun-ganun. At saka, mayroon pa ako guys isang video. Hindi ko nga guys alam kung anong pangyayari. Alam nyo guys magkano? $900 yung RPM niya. Oh, ano ba yun? Yung kanyang, what yun? CPM? Oo, hindi. CPM, tama ba? RPM, tama, RPM. $900 yung RPM niya guys. So, hindi ko alam kung saan pupunta yun. Kung ano ang mga, ano yung mga sinusuma, paano kumita. Hindi ko pa lubos yan makukuha o maintindihan. Kasi guys, wala pa naman eh, hindi pa naman ako tapos sa revenue ko. Pag matapos ko yung revenue ko, I hope maintindihan ko na kasi hindi ko naman makikita. Pero makikita ko lang dyan na yung RPM sa video ko na yan, ang dami guys eh, ang tataas. Mayroon 900, may 900 ano siya, RPM, mayroon 500, may 200. Sabi ko, saan kaya yun? Ano, diba? So, hindi ko alam kung paano ang suma. So, basta inspired ako sa ginagawa ko, lalo na ngayon sa strategy na ginawa ko na ito. Isang video ko lang yung kanyang estimated revenue is 0.85. Malaki na ho yun sa isang video lang. Kaya papasalamat talaga ako sa kay Lord kasi ginigiyahan niya ako eh kung anong dapat kong gagawin. Sa tuwing na ako inaantok na parang magpahinga ako, no, ng kusa, sabihin siguro ni Lord, huwag ka magpahinga, may ipapagawa ako sa iyo. Yun, hinuhukay, pinag-aaralan ko kung ano, nagbabasa rin ako at nagsisearch din ako ng mga tutorial, kasi hindi lahat na tutorial is tama. Iko-compare mo bawat isang tutorial kag doon ka makakuha ng sarili mong learning, doon ka makakuha ng sarili mong kaalaman. Hindi mo rin, kukuha ka ng guide sa bawat isa na mababasa mo na mga tutorial dyan sa kapwa nating creator na mga nagka-tutorial. Kukuha ka ng mga guide nila. Pag hindi mo maintindihan, kuha ka pa sa isa hanggang sa ikaw mismo makabuo at mapatunayan mo sa sarili mo, magawa mo na rin na i-tutorial din sa iba. Like now, so sinasabi ko na, yung strategy nung gabi na yun na ginawa ko ay omobra. Lumaki ang revenue ko sa isang video ko lang. Tonight, gagamitin ko uli yun. Gagawin ko uli yun. Kaya titingnan natin kung magkano na naman within 4 days ang kanyang kikitain. Kasi dili tayo na yung pag
a-upload ko ng mga pamaraan kung paano tayo kumita. Excuse me. Alam niyo ba, nakakahilo kasi guys pag magtingin sa mga ibang tutorial, eh, ang hirap eh. Mayroon na ito na ba? Ito na ba? Pagdating mo sa doon sa kabila, iba rin. Iba talaga yung i-confirm mo and then ikaw mismo gumawa. Ikaw mismo magkaroon ng learn pag ikaw mismo makakreate ng sariling i-tutorial mo pag yun ay maranasan mo. Ganun yun. So like me, in short, nung pag-YouTube ko nung gabi na yun, ang wala akong mga viewers na nagpunta sa akin, kukunti lang, mga pito lang. And then after 4 days, gin-check ko, ang technique na ginamit ko, ang strategy na ginamit ko ay isang US na nag-view sa akin na hindi siya nakasubscribe. And then, isang legit din na Philippines account. So, dalawa yan ang sinabihan ko na talagang samahan nila ako hanggang sa matapos. So, hanggang sa matapos, sila lang talaga yung sinandalan kong dalawa. May pumapasok, pero alam ko hindi tumatagal. At saka iilan lang daw. Mga pito lang ata, wala pa nga. So, bali, yun talaga ang strategy na ginawa ko. So, kayo, pag mayroon kayong mga kamag-anak doon, isend nyo, kahit siya lang mag-isa. Tapos may dito sa Philippines, o lalo pa pag marami kayong kasama, ano, diba? Malaki ang kita. So, dahil sa, kagaya sa akin na maliit pa ako na YouTuber, kumbaga, maliit pa. Kaya, kahit isa lang, kontento na ako. Kahit isa lang ang US, kontento na ako. Hindi ako humahabol ng malaki, kundi gusto ko lang patunayan kung gumagana at nag-work yung strategy na ginawa ko. So, dahil nag-work, ipagpatuloy ko yon. Kahit isa lang na US, sino dyan nakikinig ng mga kaibigan ko sa US, please, panuuran nyo naman ako. Tsaka, isa, kahit sa Philippines ko, isa, yung hanggang matapos talaga, hindi yung nag-aadaan-daan lang, diba? So, okay guys, ito na. So, napatunayan ko na ng pag-live ko noon ay mataas yung revenue ng aking YouTube na yon. Kasi ang yung aking live stream na yon, mataas yung kanyang revenue. Dahil na talagang nag-stay talaga yung sa akin na talagang hindi talaga sila umalis hanggang sa matapos. So, ang ginawa nila, labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. So, game. Bawat labas, ang ginawa ay pagpasok, di ano na yon, mayroon tayong makikita, may patalastas tayo. Paglabas niya, pumunta siya sa video ko. So, dubli yung kita doon sa live ko kag doon sa mga video upload ko na mga nauuna. So, ganun guys. Mamaya, yun pa rin ang gagawin ko ng strategy. I hope na maka-attend kayo. Ini-invite ko kayo kasi mamaya, yun pa rin ang gagawin ko ng strategy. Kahit dalawa lang sila o tatlo, masaya na ho ako nun basta mayroon na akong US. Kasi malaki talaga na itutulong ng taga-US. Oh, kahit saan man na country, malaki talagang na itutulong nila. Kasi pag dito lang sa Philippines, mahina talaga. Kaya please, guys, please, kung sino man ang nag-watch, nag-tingin ngayon sa akin, sana maka-attend kayo mamaya gabi sa aking live stream. Mag-live ako mamaya, 7:30. Mag-live ako mamaya. So guys, thank you so much. Please subscribe my YouTube channel. Hit double button para updated ka sa mga videos ko, pag sa mga sharing knowledge ko, and sa mga recipe ko na Liz Owell, na karamihan sa mga recipe ko ay talagang para pang diet, kag para sa mga may sakit. Okay guys, again, thank you so much. Magtiwala lang kay Lord. Alam ni Lord ang para sa atin, kag ang ano ang para sa atin. Okay guys, again, thank you so much. I love you all. God bless you all, guys. Bye. See you later, 7:30. Bye, guys. And before I close, I would like to thank to all my super sticker, super chatter, kag to all my members. Sir Cooking with Humberto, sir, saludo ako sa'yo. I salute you, sir. Thank you so much. Also to Wandering BB Outdoor Adventure, sir BB, thank you so much. Mom Star Quincy, thank you so much.
Jane, Nini Army, thank you so much. Seaman Life, thank you so much to all my members, my super sticker, kag my super chatter. Thank you to all of you. I love you all and God. And God bless you all. Again, guys, see you later tonight, 7:30 for my live stream. And of course, thank you to all of you, to those people who non-subscriber. Thank you to all of you for still following me and continue viewing my videos. And to all my subscribers and followers, to all of you, thank you so much. Also, sa aking mga pinalangga na mga apo, kay Yumi, kay Yuhan, kay Tating, kay Bia, kay Akiro, kag kay Nika, also kay Miki. Itong aking mga video, maalaala ninyo lagi.